Yo, no, motovlog. Yes. So, nandito pala ako ngayon sa Cook's Garage sa Scouts Chuwatoco, Quezon City. Malapit sa... Boy. So, nakikita niyo itong motor na nasa likod ko? Hindi sa akin yan. Okay. Discuss natin itong Honda Click 160, Brad. 160. Hindi, V. What? Ha? Click sinabi mo. Ha? Click ba sinabi ko? Ay, setup niya ng ABB 160. Pero ako, 150 pa rin ako. Hindi, maganda pa rin 150. Maganda pa rin 150. Pangit to. Pero hindi, sige, discuss muna natin to. Stay tuned! Okay, ang lamig pala dito sa Coop's Garage, no? So, ayan, andito pala ako sa, kasama ko si Sir Cooper ng Coop's Garage. Yes! Invite mo naman sila sa Facebook page mo. Please like my page na Coop's Garage. Then, malapit kami sa... Talikasus. Ito lang kami, Scout Chuwatoco. 192 Scout Chuwatoco. O, yun, Scout Chuwatoco. Ayan, malapit sa mga pinakamalapit, no? Okay, Sir Cooper. Ang napansin ko kasi dito sa pinaka-setup mo, itong, syempre, itong nakaka-torsi na itong ADB 160 mo. Yes. Pwede mo bang i-discuss itong mga... Paano diskarte yung ginawa mo dito sa G-Ren? Itong sa G-Ren, pang ADB 150 talaga ito. Since 14 siya, in-apply ko dito sa ADB 160. Actually, wala naman ako naging problema. Dito lalo na sa harap. Plug and play naman siya. From ADB 150 to ADB 160, wala tayong magiging problem dyan. Kahit sabihin mong stock rotor disc ka lang, okay. Tapos stock bracket tsaka caliper, wala tayong magiging problema dyan. Sir, stock pa ba yung nakakabit na, no, na mga caliper tsaka rotor dyan sa unahan? Okay. Ito, big disc. Ang brand nito 7-speed. Ito, stock caliper ako. Ito, stock caliper ng ADB 150, 160, PCX, pareho. Pero ito, aftermarket na to. Pag, yung bracket, no? Yung bracket. Pag bumili ka ng big disc, yung big disc ito, 280mm na to. Pag bumili ka sa akin ito, kasama na yung bracket. So, plug and play. Bolt on. Okay. Alright? Sir, ito yung mga yan, no? Ito yung mga naka-display dito, no? Oo. Sa... Ito naman mga naka-display sa akin, pang PCX 160. Meron rin tayong pang ADV. Kasi sa ADV kasi, ang stock rotor disc is 240mm. Mm. Ngayon, pag PCX 160, 220mm. So, 220mm. May difference siya na 20mm. Yung gulong niya, stock ano yan, stock config or stock size? Hindi na. Ang configuration ko dito, gumamit ako ng Rosso, Diablo Rosso, ng Ferrelli. Kinopya ko yung design ng PCX 150. 100x80 ako dito sa harap. 100x80. Yung nasa kabila, ano yan, no? Yan yung stock. Anong size niyan, sir? Ang stock nito is Federal 110x80x14. Okay. Ito yung stock ng ADB 160 na... nakakabit na tinanggal ko. Okay. So, pinalitan ko siya ng G-Ren. Tapos, Diablo Rosso na 180x14. Okay. So, meaning parang low profile yan ng konti, no? Kumpara dun sa stock. Kung makakikita nyo dyan sa angle natin sa camera, kita mo yung difference nyo. Oh, ayan, no? Medyo matangkad talaga yung ito. Stock, no? Dual sport siya. Ano bang concept na in-apply mo dyan? Concept ko boss dito, ang ADV ko gusto magmukhang street eh. Street concept muna ako. Tapos eventually, pa magpapalit ako ng concept ulit, hahanap lang ako ng gulong na dual sport na 14-14. Ang deciding factor ko, ba't ako naging nag-Diablo Rosso dito, ang gusto ko muna talagang ikabit is Maxxis na mas malaki. Okay. Previously kasi, sa mga ADV 150, yung G-Ren, sasamahan mo ng 110 or 120 sa harap plus 140 sa likod. Bolt on, wala akong nagiging problema. Sa 150 yun? Sa 150. Sa 160 kasi, trinay ko magkabit ng 140 na Maxxis. Yan yung 140, no? Since different ang engine, tsaka engine mount, pati airbox ng ADB 160, sa pull siya dito. Sa ibabaw, ito yung tapalodo, sa pull siya dyan, tsaka dito sa airbox. Okay. Yan. Kaya, masayad. Oo, sasayad. Ito kasi sobrang kapal kasi ng 140, no? Maganda sana pag, yun lang, kung hindi kayo masyado on speed,
Maganda to. Tapos, syempre, nakatail tayo di tayo. Maganda tignan. Oh, yeah. So, kaya dito, bagsak ako, 120. Hmm. Ngayon, ang maximum size na pwedeng ilagay, tingin ko ah, correct me if I'm wrong, 130, 70 or 130, 80. Kung may ganun. Kung may ganun. Wala kasi tayong mabiling 130, no? Wala. Na 14. Mm-hmm. Kasi itong stock, anong size niyan? This is 130, 70. Oh, ayun. Oh, federal siya. 130, 70, pero 13. No? 13. Oh, kasi ang, oh yan, nakita nyo guys, pagtabihin natin ulit para magkaroon kayo ng idea. Okay. Ayan, no? Ayan yan. So, ang napansin ko lang dito, no, napaka-low profile niya talaga, no? Kumpara dun sa stock. Kaya medyo, ang masasabi ko lang dito, kaya mo nilagyan ng, ano ba to sir na nilagay mo dito para okay. Pumaris dun sa, gumanda yung suspension ng ADB-160. Suspension ng ADB-160 yung Showa. Maganda na siya. Ito ang kinabit ko dito, standard size na 395. Pang ADB-150 to na Olex. Okay. Lang conversion, no? Plug and play siya. Ito, meron tong mga, ano ba yung mga features kung bakit ka mag-Olex? Usually kasi ito eh. Ano ba tawag natin dito, sir? Preload tsaka rebound adjuster. Ito, ang tawag dyan? Sa rebound yan. Rebound. So, para kapag ka, sa mga hindi nakakaalam, yung rebound pala, pagka bumaba yung motor, yung angat niyan, dahan-dahan, yeah. Dahan-dahan, yeah. Tapos ito naman ang compression. So, yung compression, para saan pala yan? Ito sa Showa, hindi mo rin magagawa yan. Pag gusto mo yung sikipan pa itong, nangyari, mabigat ka, tapos masyadong malambot yung play mo, okay. Pwede mong ibaba ito. Para yan. Tumigas. Para tumigas ng konti, no? Sa Olin's kasi, merong kasama pa na spare na ganito for 200 kilo riders. Oh, yung ibang spring, no? Yung spring. Kulay black? Oo. Okay. So, para ma-avoid yung bottom. Nagbo-bottom out siya. Kung may balak pala kayong bumili ng G-Ren at naka-ADB 160 kayo, eh, kailangan pala talaga panoorin nyo itong video na to, no? Kasi hindi siya talaga basta-basta ikakabit sa ADB 160 kasi kailangan mo i-consider yung mga size ng goma. Goma, yan. Yung brand ng goma. Yan. Yan, di ba? Kasi ako, tingnan mo ako, bumili ako ng Maxxis without considering the size na mag-applicable. Kala ko kasi, pasok dun sa, di ba? Ito. Yan, no? Kala ko, pasok. Since hindi ko na-consider yung ibang engine nito sa PCX ADV 150, kayod ko. So, kayod, no? Kung ikakabit nyo rin to sa PCX 160, katama rin to. Okay. So, kailangan nyo mag-low profile for PCX 160. Okay. Okay. Ang kinaganda rin pala dito sa Cook's Garage, hindi nila pag-eeksperimentuhan yung motor nyo. Kasi meron talaga sila, oh. Yan talaga, personal na gamit to ni Sir Cooper. Tapos, ginagamit niya kung ano yung binibenta niya. Ano pa yung mga ibang consideration natin para sa G-Ren na mags? Ang ganda kasi talaga yun, no? Ang lapad yun. Sa ADV 150, pag kinabit mo yung G-Ren na mags, tas oversize, wala akong nagiging problema sa mounting ng caliper. Ang ADV 150 kasi, tsaka ADV 160, iba ang swing arm. Mm-hmm. Alright? Ngayon, ang mounting ko dito, kinabit ko to kasama yung G-Ren, hindi naka-align yung caliper ko dun sa rotor, so kumakayod siya. Hindi naka-align, pasok na pasok ba siya o nakalabas? Pasok siya dito. Oh, so nakapasok. Oo. Hindi talagang ano, nakakayo rin yung brake shoe mo. Mm. Okay. Ngayon, para ma-align ko, 9mm na washer yung kailangan mo or bushing para ma-align mo yung caliper dito. Pagka umiskorba ako sa inyo ng G-Ren, sir, pwede na rin ako makabili ng 9mm na bushing na pwedeng kabit. So ngayon, nagpa-machine shop na kami. Okay. Ng bushing para dito. So kung magbibili ka pala ng G-Ren, tapos kakabit mo sa 160, tapos hindi marunong yung magkakabit, ilang manong bilang, patay, no? Oo. Konting ano lang, konting mods lang. Okay. Pero bolt-on naman siya, wala naman siya magiging problem doon. Pero pagdating sa ADB 150, wala, ang G-Ren bolt-on, no? So, ayun, pangit na nga ng motor mo, ADB 160 lang. Eto, mas maganda to, ADB 150. De, joke lang. De, naka-ADB 150 rin ako before. Isa lang din tayo sa umiiyak na naka-ADB 150 na walang pambili ng 160. Kaya, umiiyak na lang. Nakikisa na all na lang. Yeah. Okay. Ano pa ba yung mga kinabit natin dito bukod sa Olin's tsaka okay. Sa G-Ren na mags? Lever. Yung lever, ADB 150, PCX 160, same.
Yan lang, no? Teka lang, okay. Dito tayo, tingnan natin to. Ito, ito rin, pares lang yan, no? H2C yan. H2C, no? Yan. Tapos, aftermarket na H2C. Ito. Side mirror. Side mirror. Tapos, etong, eto, di ba, sabi, mas makapal daw yung sa 160. Tapos, ikaw naman, niliitan mo. Alin, alin. Yan, etong, ano, etong... Ay, mas mahaba yung sa 160. Sa 160. Okay, tinanggal ko kasi, pang hindi ako touring eh. Ah, ganun. Medyo, ano street tayo, kasi ito, street no? Muna tayong concept. Pero eventually, pwede tayong magbalit back to touring. Pwede na, pwede natin balik yung concept natin na yun. Balik natin yung dual sports na tire. Pero 14-14 pa rin ang gagawin ko. Okay. Ito, ito, iron to. Iron, iron na mas, no? So, meron ka rin mga stock niyan dito sa Meron, meron. No? Meron tong metal. Ito kasi acrylic, eh. Mm. This is acrylic. Meron to full metal. Meron full metal. Dalawang klase yan. Plug and play din, boss. Yun. Ba, okay, ah. Umaangat din, no? So, mas bagay nga siya. Para sa akin, mas bagay siya sa 160. Kung gantong concept yung gusto mo, no? Yan. Ganda, yun. Pwede. Pero mas maganda pag nakababachong. Parang Optimus Prime eh, kapag nakataas eh. Tapos ano pa ba? Garnish, itong mating. Ito. Dikit to eh. 3M siya. Nawawala yung mga insertion niya sa loob na parang ganun. Male and female. Wala. So dikit yan, naka 3M. Okay. So yan, meron ding stock niyan dito. Yung mga ganyang klaseng garnish. Oh, meron mating. Meron yan. Okay, contact nyo lang sila, Coops Garage sa Facebook. Yes. Mindset, mindset ba, no? Oh. Yan. So itong ano, handlebar, stock ba yan to? Ah, stock, oh, yan. Stock yan. Kasi itong ano, quick lock. Push lock. Push lock. Ito, hindi, hindi. Dito tayo sa quad lock. Ito yung legit eh. Ito, ano to, ano? Aftermarket na din yan. Aftermarket yan. So, quick lock. Tapos ito, mga bolts, pinalitan ko. Okay. Ayan. Ito, kinuha ko to kay Lin Chan. Oo. Meron tayo. Sa mga ano, di ba? Sa mga hindi na nangangalawang, no? Hindi. Stainless yan. Stainless. Stainless, no? So, ano dyan? Garantisado ka dyan. Ito pala, itong nakalagay dito, no? Mukhang hindi na-stuck tayo. Hindi, ano ba yan? Rubber, meron ka rin yan. Meron tayo, no? Rubber garnish to. Rubber garnish. Sige nga, tignan nga natin kung ano yung tsura ng effect niya. Ayan, no? Parang hindi napaka-plain yung dashboard natin, di ba? Sige nga, patayin nga ulit natin. Sige. Yan, buksan natin ha. Yan. Ayun oh. Ganda 'yo. Pwede, pwede. Oh. Meron pa akong ano, may mas sasabihin pa ako regarding diyan. Ito boss, stock talaga 'yan. May mapapansin kayo, kala niyo lamat na red. Oo nga eh, no. Yan oh, yan yan. Yan yan. May mga manche, no. Yan oh, yan oh. Normal boss 'yan. Normal, no. Walang... Kala ko may dead pixel eh. Baka-issue na naman ba siya? Chismis na. Ay, sabi sa'yo, pangit yung 160, kaya hindi ako bumibili niyan eh. Hindi maganda kasi yung ADB 160, kaya hindi ako bumibili niyan. Ano, ADB 150, saka lang. Ang support naman ito, upper okay. Support na. Same with PCX 160. Okay, upper sige. Support siya. Ang ADB 150 kasi, ang swing arm sa ilalim. Okay. So kung gusto niyo mag engine guard, meron yan. Meron din. Ito palang ano, yun pala, speaking of engine guard, pwede ba nating makita yung ilalim nito kumpara natin doon sa 150 mama? Pwede, pwede. Sige, tingnan natin sige. Ha. O yan, ito pala yung ilalim ng ADB 160. O yan, nakikita niyo yan. Yan. Pag tinamaan ng bato yan, butas, tagas ang langis. So ang ibig sabihin niyan, kailangan natin ng engine guard dyan, no? Pwede ka mag-provide ng engine guard. Nasa yun na yun, kung gusto mo mag-provide. Nasa yun na yun, no? Sige nga, tingnan nga natin, no? Oh. Ayan, no? Oh. Kitang-kita mo na kagad, eh. Yung pwedeng maging problema dito, no? Hindi katulad sa ADB 150 na, ano, ano? May swing arm dyan sa ilalim. May swing arm sa ilalim. Extra support. Engine guard ang kailangan natin dito. Parang sa mga NMAX. Ano ba yung mga pwedeng accessories sa ADB 150 pa na pwede natin ikabit dito? Itong upuan, iba to sa pizza ADB 150. Ang ADB 150 kasi maikli. Okay. Itong ADB 160 mahaba. Okay. So kung tinesting namin to, yan, bitin siya. Bitin, no? Oo. Bracket. Bracket, carrier, hindi pwede. Bakit? Ito, fit siya. Pareho siya dito. Pagdating dito, iba. Okay. Parang kumitid kasi to. Kumitid, no? Tapos nag-iba yung angle na to. Okay, may isa shoutout lang pala ako dito, speaking of bracket. Siyempre, Lito Reyes Project, no? Siyempre. So, ayan, tingnan natin kung ano yung gagawin ni na magic ni Lito Reyes Project diyan. LR Project. LR Project. Hindi ka mapuputulan doon. Yan dami nang napuputol na bracket na pumupunta sa kanya. Siguro antayin na lang natin yung sa susunod na video kung ano yung magiging bracket natin na
V2RES project para sa ADB 160. Yan, tama yan. Oh. Eh, di ba natin ano? Tingnan nga natin yung tank. Ano ba yung tsura ng tank nito? Hindi ko pa din masyado nakikita eh. Okay. Same with PCX 160. Meron ka ng cup nilagay dito. Meron na, sige, buksan nga natin. Ito kasi after yan, nagpalit na ako ng takip. Oh. Diba? Wow, ang tagal ng ano, ang tagal ng hindi nabubuksan to ah. Eh, bago yan. Kaya nga eh. Ito aftermarket. Aftermarket na tong ano? Oh, yung cup ko. Yung cup mo, no? Oh. Yan, naka-open yan pag LED. Tapos magi-green yan eh. Oh, kasi ito, iba eh. Majestic eh. Ito meron talaga, to, proper. Hoops Garage. Syempre. Hoops Garage yun. Yan. Gusto niya aftermarket na takit. Meron tayo niyan. Okay. Mas maano yan eh, no? Mas masilyado, no? Mm. Mas madaling buksan nga eh, no? Kasi yung mga G-Ren na mags, no? Ayan. Ano, madami-dami pa. Pero nung nakita ko ito nung nakaraan, sobrang dami dito eh, no? Kung yan na lang natira, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na lang. Set. Bali yung part 2 pala ng content natin na to. Iraride natin tong ADB 160 ngayon dito sa malapit lang. Ikot-ikot lang kami dito ni Sir Cooper ng Coops Garage. Maluwag dito mga sir, tapos madaling makita yung shop dito sa Scout Chua Toko. Tulad nga na sinabi ko kanina, hindi nila pag-eksperimentuhan yung motor ninyo dito. So part 2 ng video natin, pag-usapan naman natin ngayon yung pinagkaiba na ito, okay? So stay tuned kayo sa susunod nating video. For watching this video, be sure na nakalike and subscribe kayo para updated kayo sa susunod nating video, lalo na dito sa ADB 160. Bali yung part 2 pala ng content natin na to.